Ang Team USA matapos ang disappointing game sa FIBA ay nagsisiguro na ngayon para sa Paris Olympics. Marami ng NBA superstar ang nag-confirm na sila ay sasali sa Team USA at ilan sa kanila ay sina Jason Tatum, Stephen Curry, Devin Booker at Kevin Durant. At ang pinaka-latest na nag-commit mga amigo walang iba kundi si Joel Embiid. Dalawa kasi ang pwedeng pagpilian na Joel Embiid. Yan ang France mga amigo at Team USA. So mas pinili niya nga ang USA. Ayon pa dito kay Victor Wimbanyama, hindi naman siya na-disappoint na pinili ni Joel Embiid ang Team USA kaysa France. Kung siya daw ay bibigyan ng opportunity, ay lalaban siya para sa French people. So inire-respect niya ni Victor Wimbanyama ang desisyon ni Joel Embiid. Dahil gustong magsiguro ng USA, isa sa matunog na pangalan ngayon na nire-recruit nila ay walang iba kundi si Drew Holiday, ayon niya sa report ni Adrian Wojnarowski. Hindi pa nagkukommit si Drew Holiday mga amigo. Ayon din sa report mga amigo, tinatag nila si Drew Holiday bilang isa sa pangalawang impactful player behind Kevin Durant noong 2021 kung saan nanalo nga ng gold medal ang Team USA. Hype na hype naman ang mga fans ng Suns sa kanilang trio matapos ang napakatinding preseason game na umabot pa sa overtime. Sa first quarter kasi mga amigo, pinangunahan ng trio nila Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal ang Phoenix Suns na gumawa ng 46 points sa first quarter pa lamang kung saan ay tumira ang Suns ng 17 of 20 from the field. Grabe ka-efficient yan mga amigo. Si Kevin Durant ay may 10 points 3-on-3 shooting from the field. Si Devin Booker ay may 9 points 2 of 6 shooting from the field. At si Bradley Beal ay may 7 points 2 of 3 shooting from the field. So hindi naman naglaro ng buong game ang tatlong ito mga amigo. Si Kevin Durant at Devin Booker nagtapos ang laro na may tig 12 points lamang. At 11 points naman itong si Bradley Beal. Ang leading scorer sa kanila ay walang iba kundi si Grayson Allen na may 18 points at 7 player sa kanila ang naka-double digit score. Samantala, pag-usapan naman natin ang Lakers kahapon versus Warriors kung saan natalo sila. May mga maganda at syempre may hindi naman magandang nangyari. Unahin na natin dyan si Cam Reddish mga amigo. Medyo hindi maganda ang kanyang ipinakitang sa larong ito. Bagamat preseason game pa lamang ito mga amigo. Negative 22 siya sa plus minus box at 0 of 4 from the field, 0 of 3 from 3 point area, naka 1 point lamang siya sa free throw mga amigo. Ang kanyang mga tira ay medyo malayo talaga sa ring at nasapal pa, pero again, preseason game pa lamang ito. Ito ang maganda mga amigo, ang second year player na si Max Christie walang takot sumalaksak at maging sa labas nag-click din ang kanyang mga tira at depensa napakasolid mga amigo. 15 points, 6 of 10 from the field at 2 of 4 from deep. Si Christian Wood medyo hindi naramdaman sa laro. Saka napansin ko dito mga amigo, ayaw magbigay ng screen at gusto laging kunin ang bola. Maalat din ang kanyang shooting, 2 of 8 from the field. Si Anthony Davis naman wala kanyang masabi, dati pa rin at mas nakita natin na talagang nag-improve ang kanyang shooting sa labas. Talagang komportable bumitaw. Si Jared Vanderbilt, wala ka talaga masabi ang sipag at napansin ko ang lupit talaga nito sa rebounding. Solid na solid. Kaya para sa akin, pwede talagang ilagay ito sa starting lineup for defensive at rebounding purposes. Si Rui Hachimura naman mga amigo, talagang tinutuon niya ang kanyang sinabi na mas magiging physical siya this season. Yun siguro ang kanyang natutunan dito kay LeBron James. Pero napansin ko lang medyo gigil pa talaga si Rui. At kinukuyog siya ng depensa sa ilalim kaya medyo maalat. 12 points, 5 of 12 from the field. Pero maganda rin ang rebounding skills nito mga amigo. Si D'Angelo Russell mga amigo ay maganda ang naging performance. Mapa-scoring man yan at assist. Talagang maasahan. Kaya approve sa akin niya na nasa starting lineup. Pero medyo target siya ng offensive team dahil sa mahina nga sa depensa. Si Gabe Vincent naman mga amigo ay medyo okay talaga kapag kinakailangan umiscore ay maaasahan. Yun nga lang sa first quarter halos hindi mabigyan ng bola. Well, natalo sila dahil better din ang ipinakita ng Golden State Warriors. Lalo na si Jonathan Kuminga at maging itong si Moses Moody. Malupit din dumepensa at talaga nag-improve sila mga amigo. Eh sana lang madala nila ito during regular season.